Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumuko ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, "Dali, kumuha ka ng tatlong takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto kaagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ang mga ito. Tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Naroon po sa tolda," sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, "Babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon, at pagbalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga pinili. Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hentil ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni na Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Marta, Marta,
nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.